Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, big love shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako sa inyo na i-share at bigyan po natin ito ng kunting komentaryo at reaction about po ito sa nakita natin at nag-viral po ito sa mga social platform, mga ka-action, mga kakamping. Ito po ay isang kasalan, mga ka-action. Ginawang buke ang sibuyas at ginawa pang souvenir. Yan ang nakikita nyo. Yan, basahin po natin. Sibuyas bilang souvenir sa isang kasalan, no? Nag-viral po ito sa lahat ng mga social media platform. Nakapost po ito at marami po talaga ang mga reaction, no? Kasi ito lang po talaga ang administrasyon ngayon na nangyari na ang sibuyas ginawang buke at ginawa pang mga souvenir, no? Ano ang ibig sabihin nito? Kasi mula sa poll, ngayon lang po nangyari ito na kung saan nagmahalan ang sibuyas, ang mga imported pa ng mga sibuyas ang nagmahalan, yung mga lokal na produkto ng Pilipinas ay sobrang mura. Ngayon lang po ito sa administrasyon na to nangyari ang sibuyas na ginawang buke at souvenir ng isang nagpakasal. Ito po ay nagpapakita lamang na talagang bigyan na nila po ng atensyon itong nangyayari sa sibuyas at sa mga iba't ibang produkto ng Pilipinas na nagmamahalan. Dapat bigyan po nila ng atensyon yung sibuyas na produkto mismo dito sa Pilipinas. Kasi yung po talaga ang kawawa po talaga ang ating mga magsasaka dahil malaki po ang puhunan na sinusugal nila. At ito pa ang masaklap. Inuutang pa nila yan bago sila makapagtanim at bago po sila makapag-ani, tapos ang resulta, bibilhin lang na parang hihingiin na lang. Anong nangyayari? Sobrang loging-logi. Marami ang nagsasabi sa mga kaibigan natin sa kabila na nagsasabi sila, kung mahal ang sibuyas, edi huwag kayong gumamit ng sibuyas. Tama ba na pangangatwiran yan? Para sa akin, hindi tamang pangangatwiran yan. Kahit po kayo ay isang sulid na sulid nyo ang inyong iniidolo, dapat po sana magbusis naman kayo. Huwag po kayong magbulag-bulagan dahil nakikita nyo naman po ang paghihirap ng inyong mga kababayan. Mabuti lang po kayo dahil may kakayahan po kayo na kahit dolyaris ng halaga niyan ay may kakayahan kayo na bumili. E papano naman po ang iilan sa inyong mga supporters na tama lang ang kinikita sa araw-araw? Sasabihin nyo magtanim sa paso? Tama naman po. Pero papano naman po ang mantika? Kung magmahal, sasabihin nyo ba magtatanim sa paso? Sa tingin nyo ba matatanim ang niyog sa paso? Kasi yun ang pangangatwiran nyo lagi, magtatanim sa paso. E ang niyog, itry nyo daw itanim sa paso, kagbitay-bitayon nyo daw sa balay nyo. Magbusis din po kayo, dahil kayo po ay Pilipino. Mas maiintindihan namin kayo, kung kayo ay nakikinabang sa pagmahal nito. Pero kung pare-pareho po tayo naghihirap, nagsasakripisyo sa mga mahaling bilihin dito sa Pilipinas, aba, sinasabi ko sa inyo, wala na po talaga kayo sa lugar. Konting balikan natin si Maharlika. Si Maharlika ay sulid na sulid supporters yan ng mga pulahan, di ba? Pero ngayon, binabayo-ubo siya ng mga pangbabas ng kapwa niya vlogger ng mga pulahan. Alam niyo kung bakit? Kasi ito si Maharlika kasi wala itong kinikilingan. Parang pantay lang. Hindi ibig sabihin na pinagtatanggol ko si Maharlika. Nakikita ko lang po ang point niya. Kahit isa siyang sulid na supporters ng pulahan, pero kapag mali, pinupuna at pinupuna yan. Nakikita na po natin yan, di ba? Lagi niyang sinasabi ang salitang, nasaan na ang sinasabi niyong babangon tayong muli? Ito ba yung sinasabi niyong babangon tayong muli? E talagang binaon tayong muli? Kaya dito sa ating mga kaibigan sa kabila, sana po maintindihan namin kayo na kayo po ay sulit. Pero kung paharap-harapan na po, dapat po magboses naman po kayo. Punain nyo po ang dapat punain. Hangaan nyo po ang dapat hangaan. Yun lang po mga ka-action, mga ka-camping. Thank you for watching. Have a good day.